ating dangal, para sa ating pamilya, para sa ating bayan. Lalaban tayo! Lalaban! Sumaan mo kanya! Agustin Manalo! Ngunit masaya ko pong ipinaabot ang balita sa inyo. Natapatay ko na ang pinuno ng mga rebelde na si Agustin Manalo. Wala na tayong magagawa. Ipagdasal lang natin siya. Napakasama ng Guardia Civil. Wala silang awa. Malakas ang loob ng mga taong sumugod dahil iniisip nilang mahina ang ating gobyerno. Ipagkalat sa lahat ng mga mamamayan na ang buong bayan ng Angeles ay isa sa ilalim sa batas militar. Nagdeklara na ang gobyerno ng batas militar. Mas mabuti siguro, bumalik na muna kayo sa inyong mga tahanan. Ano na yung pinaglalaban natin? Masyadong mainit ang mata ng gobyerno, kaya delikado yung pagpatuloy ng ating balak. Narinig kong nag-uusap si na Papa. Magulo raw ang sitwasyon ngayon. Dahil sa pagdedeklara ng gobyerno ng batas militar. Ngayon natin kailangan si Zorro. Nasaan na ba siya? Buisit na gobyerno! Sinabi mo pa? Senyor Dionisio, Senyor Damian, may nagpapagbigay po sa inyo nito. Silverio, may nag-iwan nito. Para sa'yo raw. Nahihirapan po ba kayo sa pagsulat ng inyong sermon, Padre? Alam mo, Fidel, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa ating mga parokyano na dapat hindi sila mabahala sa mga nangyayari. Ngayon, higit kailanman, ay kailangan ng taimtim na pagdarasal para sa kalagayan ng ating bayan. Baka makagaan po ito sa pakiramdam niyo. Fidel, ano naman yan? May nagpapaabot lang po sa akin. Salamat. Maskara. Tunay ang pagmamahal mo sa iyong bayan, sundan ang mapa. Magkita tayo ng alas 8 ng gabi. Isuot ang maskara at huwag ipaalam kahit kanino. Ano ito? Sino kaya nagpatawag ng pulong? Carlos? Ano yan? Ah, wala. Regalo? Galing kanino? Eh, basura ito. Nakita ko dyan sa ilalim ng kama. Itatapong ko lang sana. Ah. Ah, kailangan ko nga palang umalis. Saan? Dyan lang. Babalik ako agad. Nakapagtataka, may mapa at may kasamang maskara. Hindi kaya si Senyor Zorro ang nagpapatawag ng puno? Bumalik na kaya siya? Bumalik na kaya si Zorro? Mukhang nasa tamang lugar ako. Meron ba sa inyo nakakaalam kung bakit tayo nandito? Hindi namin alam. Nakatanggap kami ng pulang kahon. Ganon din ako. Ako din. Ang suspecha ko, si Senyor Zorro ang nagpatawag sa atin dahil sa ating mga maskara. Si Senyor Zorro? Siya nga kaya. Matagal ko na siyang gusto makakilala.
ako ang nagpatawag sa inyo. Sino ka? Magpakilala ka. Ako si Don Rosso. Anong palabas ito? Anong pakay mo sa amin? Hindi na mahalaga kung sino tayo sa likod ng ating mga maskara. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaglalaban natin. Pakilinaw, kaibigan. Ano ang iyong pinaglalaban? Karapatan, justisya, at pagkakapantay-pantay. Nasobrahan ang pagkagani ng gobyerno. Indio man o aristokratiko ay apektado na sa kanilang pang-aabuso. Panahon na para pigilan sila. Kaya pinatawag mo kami rito para labanan sila. Gaya ni Senyor Zorro? Mismo. Ito na ang panahon para malaman ng gobyerno na hindi tayo papayag na yurakan ang karapatan ng mga mamamayan. Oras na para papagsakin ng gobyerno! Stupido! Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ayaw ko ng asukal sa kape ko! Layas! Kung hindi, patatapong kita sa impyerno! Layas! Marahil sa impyerno, doon magsisilbi ang mga indyo mo. Marahil ay kikita pa tayo ng limpak-limpak. Tiyakin mo lang na walang nakakaalam tungkol dito sa bago nating pakulo. Maaasahan ang mga tauhang binayaran ko para bantayan ang kasa impyerno. Wala ka na dapat alalahanin pa, Gobernador. Maybe. Alam kong mapang-abuso ang gobyerno at kailangan silang labanan. Pero bakit kami ang napili mo? Hindi aksidente na kayong pinatawag ko. Alam ko na may kanya-kanya kayong kakayahan para lumaban. Alam mo na dati kang lumaban sa digmaan. At wala kang kapantay sa pagsimula. Alam ko na dati kang kampiyon sa pagsakay ng kabayo. Batid ko na dating kampiyon na eskrimedora ng mga. At alam kong ginasadya kayo sa paghawak ng Espana. Kayo ang magiging kamay ng ating samahan. At alam kong may nalalaman ka tungkol sa mga kasama mula sa pag-aaral mo kayo. Senyor, bago mo pinili ang landas na pinatakbo, alam ko na dati ka rin sundalo. Isang mahusay at magiting na madirma. Alam ko may kanya-kanyang kayong husay at galing sa pagkakataon. Kayo ang mga hinirang upan harapin ang mga taong nagbabanta sa karapatan ng mamamayan. Tayo ang mga kabalyero. Mga tagapagtanggol ng katarungan.
Pagod na pagod na ako. Magpahinga naman tayo. Huwag tayong magtagal dito. Masama ang kutub ko sa kahoyang ito eh. May mga engkanto dito. Nga, huwag kayo sa engkanto matakot. Sa tao! Bernardo, bakit? Sus ko! Kabalyero? Yan ang magiging bansag ng ating samahan. Ipagpaumanhin ninyo. Pero hindi ko matatanggap ito. Hindi na ako naniniwala sa ganitong pamamaraan ng pakikipaglaban. Bakit, kumpadre? Meron pa bang ibang paraan? Ang manalangin. Hindi ako nagbibiro, mga kaibigan. Kung yan ang gusto ninyo, hindi ko kayo pipigilan. Pero buo na ang aking pasya. Ipagdarasal ko na lamang kayo. Ina, tumakbo ka na. Hindi! Kami nang bahala ni Bernardo dito, Ina. Hindi kita iiwan na. Parang kawa mo na, Ina. Sige na, tumakbo ka na. Sige na, Ina. Takbo! Kaputin! May nais mo bang umalis? Kilala mo kaming lahat. Pero hindi ka namin kilala. Paano namin malalaman na pagkakatiwalaan ka? Wala akong garantiya. Kailangan nyo lang magtiwala. Matagal ko nang inaantay ang pagkakataon na lumaban para sa tama. Kung sino ka man, alam kong tama ang pinaglalaban mo. Kaya handa akong ialay ang aking armas at buhay para sa iyo. Handa akong maging kabalyero. Maging ako. Kami rin. Sasali din ako. Kung gayon, buo na mga kabalyero. Umayo na kayo magpahinga. Sa takdang panahon, makakatanggap ulit kayo ng mensahe. At sa araw na yon, huwag kayong mag-alinlangan. Dahil yun ang araw na magsisimula ang laban ng mga kabalyero! Viva kabalyero! Viva! Wala pa bang balita tungkol sa nangyari kay Antonio? Ilang araw nang nagdaan. Alam natin lubhang sugatan si Antonio nung tumakas siya. Kaya dapat ihanda mo na yung sarili sa posibilidad na wala na siya. Antonio! Tio! Prinsesa! Ayoko mawala ng pag-asa, Nana Zita. Naniniwala ako na buhay pa si Antonio. At babalikan niya ako. Tama ba ang narinig ko? Mama, umaasa ka pang babalikan ka ni Antonio? Hindi ko maipapatulutan na magkaroon ka ng ugnayan sa isang kriminal na tulad niya! Hindi kriminal si Antonio. Kriminal siya, busabos at mamamatay tao. Sita, bantayin mo mabuti ang iyong alaga.
oras na makita mo maaligid si Antonio, ipahuli mo kaagad sa Guardia Civil. Entiendes? At ikaw naman, bago mo isipin ang kalagayan ng kung sino walang hiya, isipin mo kung paano tayo aahon sa kalagayan natin! Saan nyo kami dadalhin? Sino kayo? Ikaw! Sumagot ka! Walang hiya! Hilain na yung mga yan. Malayo pa pupunta natin. Bakit ba ganun si Mama? Napakasama niya. Lolita, intindihin mo ang iyong ina. Marami lang siyang iniisip, lalo na ngayon. Mahirap ang sitwasyon natin. Alam niyo, Nana Zita, minsan gusto ko nalang lumayas. Kasi sa tingin ko, kung lumayo ako, hindi na ako mahihirapan ng ganito. Hindi naman ako nasasaktan dahil dukha na kami eh. Ang mas masakit sa akin, hindi ako maintindihan ng sarili kong ina. Mawawasak ang puso ng iyong mga magulang kapag mawala ka. Ikaw, Nanang Zita, bakit hindi ka pa po umaalis? Eh, wala na kaming ari-arian. Wala na kaming mababayad sa inyo. Tinatanong pa ba yan? Sanggol ka pa lang. Ako lang naglalambing sa'yo. Hindi ako aalis nito hanggat kailangan niyo ko. Parang anak na ang tuloy ko sa'yo. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kinuha yung anak ko ng mga taong nakaputing saplot! Tulungan niyo ako! Para niyo nang awa ako! Tulungan niyo ako! Nakaputing saplot? Uy, baliw! Umalis ka na dito bago ka namin ikulong. Hindi! Hindi ako baliw, nagsasabi ako ng totoo! Tulungan niyo ako! Yung anak ko nawawala, kinuha nila! Para awahan niyo na tulungan niyo ako! Ano may ingay dyan? Sarinto, ang isang ito, nakakita rin ng mga taong nakaputi na dumadakip ng mga tao. Parang namumukhaan kita. Hoy, babae! Isuko mo na ang anak mo! Hindi ko gagawin yan! Narito ako! Agustin! Ikaw nga! Ikaw ang nanay ng pinuno ng mga rebelde! Habulin siya! Tama na! Diyos ko! Anong klaseng lugar ito? Ito ang bago ng tirahan. Ang Casa Impyerno! Nasa impyerno nga tayo, Bernardo. Kailangan kong tumulong sa paghahanap buhay. Maghahanap ako ng mapapasukang trabaho. Bakit ang babaeng yun pa? Eh, mga dukha ng mga taong yun. Siya ang gusto ko, Mama. Magkamatayan na magiging sa akin rin si Lolita. Sa isang kalye papasok ng Angeles, may mga nagbabantay abusadong Guardia Civil. Ninanakawan at binabastos nila ang mga dumadaan na walang laban. Sila ang una nating gagawing halimbawa. Viva, Caballeros! Viva!